Then after 3 months, ay pwede na itong harvestin. Good morning guys. So magbalat tayo ng binhi ng mani. Guys, welcome back pala sa ating channel. So ito ngayon yung binhi na diretso namin itanim. So pinipili namin dahil yung iba ay hindi maganda na pangbinhi. Yung medyo hindi, yung malambot, hindi siya solid. Kumbaga, kulang sa gulang. So ito yung maganda na pangbinhi at saka pinipili namin nga yung pag dapat hindi malambot yung butil niya. So katulad nito, hindi siya malambot. So tigas, solid. So ito yung iba na pini-prepared namin na balatan. And then ito balatan pa. So maya-maya kunti guys, ito yung itanim namin diretso doon sa lupa na pini-prepared namin ni Mrs. And then yun nga, lagyan din namin ito ng para hindi siya kainin ng langgam. Pansin nyo, may gumagapang dyan guys. Habang nagbalat kami nyan, may gumagapang, kinakain nila yung butil doon sa loob ng ating pangbinhi. So yun. So ang ginagamit namin, sniper. Pwede rin gaas yung gagamitin, pero mas maganda kasi nyan na panghalo. So yun, after pala ito mabunot doon sa lupa, na 2-3 days ito ibilad before balatan. So para mas madali siya ganituhin. So ito maganda na klase na pangbinhi. Manual yung pagkaano natin. So at least pakita ko sa inyo yung ano, yung maganda na tulad nito. Pagpisilin mo guys, hindi siya lambot oh. So kumbaga ito reject na. Dito namin nilagay dahil pwede ito kainin. So pirito. Yun. So napapansin niyo ang mani is maganda. Sakto ang gulang ito. Pwede yan siya pang bini. Pero minsan tingnan mo yung mani, maganda nga pero ang loob hindi. So hindi sakto sa gulang. So ito maganda rin. At saka ito maganda yung sa labas pero ang loob ito. Tsaka pala guys, ang bintahan pala dito ngayon, 1 kilo nito 150 pag binalatan na, katulad nito 150. Pag halimbawa hindi pa nabalatan, ganito pa lang siya 80. So yun. So maganda kasi ngayon, umuulan ka gabi. So actually kahapon na pisahan na nagtanim. So ngayon continuous lang kami ni Mrs. magtanim kasi may prepared na doon. So ito maganda rin ito. Kahit maliit ang butil niya, at solid yung butil niya guys. Yung binhi niya. Yung seeds. Yan. Pwede rin yan siya. Ayan. So after 4 days, matanim na ito sa lupa, ay tutubo na siya. So batch by batch yung pagtanim namin dahil kami lang ni Mrs. yung kaming alalay, kahit yung pag-prepared namin doon sa lupa, kung ano yung
nagbubungkal. I-prepared lang nilinisan. So, yan. Tulad nito, may parang may ano na, hindi na yan pwede. So, kainin na natin yan. Kasi nga, yung sabi ko sa inyo, yung kanina na pag kinakain ng langgam, ang loob, yung butil niya, hindi na siya tutuho, guys. So, yun. Daming langgam. Ano, gapang-gapang dito sa ang punda natin. So, ito yung mga hindi lang namin ito na vlog previous kasi 3 months na ito kaya naka-harvest na kami. Ayun, ang galing pala ito guys, yung may vlog tayo na nag-harvest tayo kay La Ate Ani na ano, ito yung na-harvest na rin namin. Kasi yung na parte namin doon nakuha, tinanim namin ni Mrs. Actually, si Mrs. lang yung nagtanim. Marami siya, guys. So, ito na yung kami yung nagtanim nito. Hindi lang namin ito na vlog dahil nakasabay ito sa mais. So, doon sa maisan, na-harvest na rin. Doon itatanim ito ngayon. Maya-maya konti. Ito na yun, shout out kay Ate Ani. Kasi ito yung mga bini niya galing sa kanya. Pinagano lang namin. Ni-replant lang namin. So guys, lagyan na natin ng sniper. Konti lang. Ito yung ilagay natin dito sa ating pang binhi. Dahil para hindi, ang purpose kasi nito guys, hindi kainin ng langgam at saka sa ibon. Dahil daming ibon dito guys. So, mix lang. Dandan para hindi masira ang binhi. Pwede rin ito kamayin. Pagkatapos, maghugas ng kamay. Dapat kasi ito basain ng ating sniper. Sponsor naman John. Hugas lang tayo mamaya ng kamay guys dahil dito maganda sa katawan. Mabaho kasi ito. Let's go na tayo. Isa na tayo guys. Dito tayo magtanim ng mani. Ayan. Yun oh. Hanggang doon. Ito yung mani na hindi pa namin na-harvest. Oh. Meron pa. Ayan. So, mga ilang days na lang yan. So, ito yung dito banda na taniman na yung bini natin, itanim natin maya maya. So yun oh, yan dyan tayo magtanim dyan. And then yun nga, yung mais na harvest na, katunayan may binibilad tayo na panggiling na pupwede na mga 2 days from now basta yung init isa tinding init ay pwede natin ito ipagiling guys. So magiging bigas na yan. So yan yung butil niya. Hindi ganong maganda yung ani but thanks God may mga blessing din tayo na binigay ni Lord. Yan so yan yung ating maisan na na-harvest na. So may iba nga eh, yan o, may isang matinding na hindi pa tuyo gaano. So actually nakapagiling na kami nito isang beses. So yung yan pangalawang beses na yan ipagiling. So yun yung kinakain namin ngayon na bigas na mais.
So dito guys, oh, may rake ako dala, oh. I-rake lang natin para maganda yung pagkatanim natin. So may ibinilad na mais, may binabalatan pa, so hindi pa natapos talaga. Tsaka nandoon pa sa aming bahay kubo na tapos na nabalatan. So yun guys, may konti tanim na tayo guys, umpisa na tayong magtanim. So yung pagtanim, isang dangka lang guys, so nilagyan namin ng pang linya. So sige mama, pakita mo mama paano pagtanim. So dalawang buti lang or tatlo kung pwede na, and then tabunan konti. So yun, sige pa mama. Yan, pwede dalawa, pwede tatlo. So yun, prepare na yung lupa, malinis na, nirake ko lang. Yan. So ilagyan lang namin ng guide para yan. So lahat yan. So yun. So yun, baka nagtaka kayo, parang gigawa namin ng parang kanal, hindi binutas, so pupwede rin ganyan na pamamaraan. Ibali ganun din, tabunan man din, then konti lang yung hukay guys. Then yun, hanggang doon sa ito. Yun. Hindi lang hinukay para mas madali. Ang gamit namin ngayon, gamit ko ngayon, ito. Parang piko. Yung tinatawag namin dito na charol. So parang gigawa lang namin ng parang kanal. Oh, kunting kanal din. Lagay lang dito kasi mga 1 inch lang pagkatanim niyan, pupwede na. Hindi ganong malalim, guys. Then kaya nagtanim kami ngayon dahil umulan kagabi. Medyo halos gabi-gabi na umuulan dito sa aming bukid. Yun, thanks God kasi nga umulan na. Dahil na yung ating mga itinanim na talong at saka yung sa kalabasa at saka yung sa luya. Nga, parang na-dehydrate na. Kasi yun nga, mahirap dito kumuha ng tubig dahil mag-igib pa doon sa baba, sa balon, tinatawag namin na balon. So continue pa tayo guys, nilagyan ng palatandaan para guide, para maganda tingnan yung pagtanim, para straight. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, isang dangkal. Yun. Asan yung kamay ko? Yun. Oh, isang dangkal. Kalayo. Guys, medyo marami-rami na yung natanim natin. So, ang agwat pala pagitan nila sa pagtanim guys is dalawang dangkal. Isa, dalawa. So, dalawang dangkal between sa kanilang pagtanim. Guys, thanks God, umulan na ngayon. Kaya magandang indication na ating pananim is mabubuhay. Ayan. So napapansin nyo, umuulan. Magpag na naman ito dito banda guys. Guys, after 1 week ito na yun. Sumibol na ang ating magandang binhi na pinili. Then after 3 months ay pwede na itong harvestin. So yun, update ko lang kayo nito guys pag magbulak na. A few moments later. So yun guys, yun ang dapat natin tandaan pag tayo ay magtanim ng mani. So dapat
tama ang gula, dapat hindi siya malambot, dapat matigas. Halimbawa yung sa walang tubig, kailangan ba natin diligan? Ito ay pipili natin hindi diligan. Hindi ito malaki ang gastos, hindi rin tayo pwede rin lagyan ng abono, pwede rin hindi. So hindi ito sensitibo na pananim na klase. So tsaka pag ano pala nito guys, yung taniman dapat malambot yung lupa para pag harvest is madali lang bunutin. So yun, salamat sa inyong panunod. Salamat sa walang sawang tiwala sa aming channel, Rainroot TV. So yun guys, thank you for watching. Keep safe everyone. God bless you all. See our next vlog guys. Paki-like, share and subscribe sa aming channel. And then yun, God bless you all. Bye!